So we were able to discuss Frank, LSB, and everyone who was here about the first, diba? Very, very notable, very memorable, ganyan. Siguro, pasadahan natin, biggest adjustments. Parang, ano, diba? Biggest adjustment. Kasi, whether transferee ka, whether freshman ka, whether second course, third course mo, it's always the first day, the first week that would define or tell you where you should adjust the most, diba? Siguro, ganun na lang. Tapos, ano tayo, para hindi natin ma-bore yung mga tao, siguro, let's keep it short and simple, diba? Para kiss tayo, right? Okay, sige. Yes. So, una tayo kay, balik tayo pa atras, Jobber, ikaw, biggest adjustment, paatras tayo. Yung ano, study habit, kasi wala talaga ako noon. Sorry, what? Yung study habit po. Wala talaga ako noon, kasi nung college ako puro pag-iinom lang yung ginagawa ko. Ah, okay. So, study habit ang importante. Pero, very casual. Jobber. Yun yung question natin kay Jobber, kasi like nung college siya, pag-iinom lang, pero sa law school, naging seryoso na siya. Sabay pa sa master. Naging nag-aaral na nag-iinom. Uminom ng may ano, drink responsibly. Yes, ano? Agree. Yan ang iyong biggest so, adjustment. Very good. Ayan. Okay. So from Jobber, punta tayo kay, sino ba next natin? Si Pao. Yes, Pao. Biggest adjustment mo, Pao, in law school. Sisipon kasi ako, pasensya. Biggest adjustment ko sa law school, siguro ano, parang mas sineryoso ko na yung pag-aaral. Kasi nung nasa college ako. Sineryoso ka ba ng pag-aaral, Pao? Is the feeling naman, kaya ang fourth year na ako, Attorney G, diba? Very good. Congrats. Yes. Diba? Siguro, ayun lang. Basta, sabi nga ni Jobber kanina, pag nag-enter ka ng law school, kailangan committed ka na. So ako, kinumit ko na yung sarili ko kasi gusto committed ko. Committed ka ba, Pao? Sana lahat yes. Committed. Gaano ka committed, Pao? Hindi tayo sure. 101%. Yeah. Ang biggest adjustment mo, Pao, yung walang commitment, nagkaroon ng commitment. Yes. Okay. Tayo. Oo, yun. Sana all, di ba? Sana all. Sana talaga, no? Nagko-commit. Yes. Yeah, thank you, Pao. And, Mac, how about you? Yes, Attorney G. Ako, pagka-transfer ko, ang biggest adjustment ko maghanap ng bagong support group na malapit. Ito sakto pa online. So, mahirap yun for me. Pero, ngayon naman, siguro it follows na pagpares kayo ng same wavelength, magbabond talaga kayo. When you vibe, you vibe. Yes. Even online. So, ang sayo naman is the environment. Mm-hmm. Oh, importante din talaga 'yon na dapat meron kang tamang mga tao. Ipaligid mo ang sarili mo sa mga tamang tao, 'di ba? Wag mali, 'di ba? LSB tama. Very good. Okay, so sorry. LSB, how about you? Coming from the CPA professional life. Okay, what was the biggest adjustment when you entered law school? Right, biggest adjustment is to sit down for 2 to 4 hours straight na makikinig ka. Magre-recite kung kailangan. Kasi ang attention span ko, sobrang short. Mm-hmm. Yung mga pinapanood kong series or movie, sometimes 1 week na, di ko patapos yung one episode. Pina-forward-forward pa yan. Hindi tayo sure. Oo, binabalikan. Yes. Mm-hmm. So, in law school, kung 4 hours ka na lang mag-aaral, tapos later on, 4 hours ka na makikinig or 3 hours, kailangan mo ng patience and discipline na... Kahit gusto mo nang tumayo, gusto mo nang umuwi, and nag-enroll ka para dun eh. So, it's a respect for what you're doing in law school at the same time, respect for your professor. Yes. So, biggest adjustment ko yun to mute myself, to shut off hindi myself. Hindi dumaldal. Huwag dumaldal, kailangan makinig, huwag antukin. Yun. So, dun ko na realize na pwede namang parang mag-deep focus when it comes to studying. Okay. Sabi pala ni Jason dito, sana all hindi takot sa commitment, di ba? Silence means yes. Yes! Sana all nagbibigay ng attention. Ayan. So, mahirap nga naman yun dahil online, kahit tayo, di ba? Right now. Occupational safety and health, di ba, friend? Hindi naman din proper na nakatutok tayo, kaya lang this is the circumstance at present. And then we have to deal with it talaga. O, attention span. Paano kung ang attention span mo pang goldfish, di ba? 3 seconds lang. Correct. Mahirap talaga mag-adjust. Yes. Okay. Pero feeling ko naman, lahat naman na pag-aaralan. As long as you want to do it, you want to pursue it. Basta gusto mo. Pwede mo talagang aralan. Nag-agree ako. Kasi kung wala ang gusto mo, bare minimum kasi ang passion and obfuscation. De joke. Passion and interest. Okay? Very, yun. Very bare minimum. Yeah. Okay. Calling. Yes, calling. Anong adjustment mo, Colleen, when you went into law school?
yung ano, nagbabasa ka, nag-aaral ka, kahit anong oras, anytime na may oras ka, may free time ka, parang ginugugol mo siya para mag-aral. Para yan ang sana all ko naman. Ano all? Yeah, oh, oh. Pag may free time ka, nagbabasa ka, sana all. As in, at saka ano, ate, yung parang sa study habits na din siguro, yung natutunan ko magbasa habang nasa tri-C, habang nakatayo ako sa bus, yung ganun. Kasi yan ang skill. Kasi ang dami mo kailangan aralin. Yun, so, yun, ginawa ko talaga yun. Tapos kahit na may white noise talaga sa paligid. Kasi di ba yung iba talagang, kasi sa, kailangan tahimik. Kahit kasi kahit paano naman sa polsay, marami talaga tayong readings. Readings, so, parang, yes. Oo, natuto ka naman talaga magbasa. Pero yun nga, natuto ako, kasi nung sa undergrad, nagbabasa ako, on my own yun, sa tahimik, ganyan. Eh kaso, ang dami nga kailangan basahin sa law school. So, lalo akong pakialam kahit maingay, na ano ko siya, natutunan kong mag-tune out ng noise. Parang mag-cancel ganun. Out. Mag-cancel out ng noise. So, kahit nasaan ako, kahit anong sitwasyon, nakakapagbasa, nakapag-aral. Sana all. Yan ang mga skill talaga. Oo, ibang klase, no? Oo, kasi ako talaga, syempre, bilang ako yung source ng noise, mahirap yun. Kasi ako ang ika-cancel out nila, hindi nila kaya, di ba? Hindi yun. Mahirap talaga yun. So, yeah. So, maganda yun. Magandang tip din yun for everyone. Try, di ba? Try studying in the most extreme environments if you can. Kasi there are those na, like sa working, di ba? Pag nagbabiyahe ka, dun ka pwedeng magbasa. So, maliban sa motion sickness, kailangan yung, ano mo, yung attention mo. So, maganda, magandang tip yun. Yun. Thank you, Coleng. Friend, nagbabasa ako ng Facebook, sabi ni Angela, true, natuto ako magbasa ng codal habang nagda-drive. Naku, ingat po tayo sa pagda-drive. Anti-distracted driving is waving. Anti-distracted driving. Ada. Oo, ingat po natin sana gawin yun. Huwag po natin gagawin yung drone. Habang nagda-drive, nagre-recite siya on his own. There's one solution for you to be able to study while driving. Law school buddy. Ano masasabi mo dyan? Law school buddy, ano? Yeah, merong solution dyan. So, yes. Ang pwede natin gawin is pakinggan yung mga codal provisions sa YouTube. Yes. Law School Buddy. Ayan, makikita Law School Buddy. Oh, saan nga yun? Sa YouTube lang. So, I have playlist for 1987 Constitution. Yes. The labor law, civil laws, saka rules of court. Yes, I think ang isa lang din dyan is maybe your memory is auditory or pakikinig. So, that would really help. Yun talaga. Okay. So, Mami Jay. Ayun, sorry. Go ahead. Ay, sorry, sasabihin ko lang. So, kung tingin nila makakatulong sa kanila yung mga audio codals ni LSB, just like and subscribe. Para makita nila. Wait. Sana makita mo rin, Pao. Sana makita mo, Pao. Dila tayo na kaunti. Ayan. Roll to 20,000 na si Law School Buddy. Ayan. Malapit na po mag 20,000 subscribers. Yes! Naman yung mga bookmark ni Pao, no? Oo, sabi rin ni Jason, I use Pomodoro technique 25 minutes. Kami may inidoro technique kami. 5 minutes aral, 25 minutes chismis. Hindi yun applicable. Doon tayo sa legit na Pomodoro. Oo, kami lang po yung gumagawa ng inidoro. Yes, inidoro technique. Okay? So, ayan. So, Mami J, let's ask Mami J, the Bar Ops Queen and the Princess of Twin Lakes. Yes. Okay? Candidate Mami number 111. Candidate number 111. Ano ang iyong biggest adjustment, Mami, going to law? Ayun, yung katulad ng nabanggit ko kanina, yung adjustment ko talaga since parang 29 years old yata ako nung pumasok. So, ang haba ng time na hindi ako nakapag-aral, na hindi ako sanay na nagbabasa. Mm-hmm. So, natutulit akong mag-aral at compared dun sa nung college ako or nung lower pa, mas natuto akong mag-aral sa law school. And pareho kami ni Attorney Coleng na kayang magbasa kahit nasan. Jeep, try. Sana all. Ako kaya ko lang mag-makeup kahit saan, pero yung basa, hindi ko masyado siya nagagamit. Sige, kaya, oo, natuto ako na, ano, na yung sabi niya kaya mag-tune out. Kaya, nung una, medyo si Daddy J ay hindi pa nakaka-adjust kasi minsan nagagalit sa akin kasi kanina pa kita kinakausap, hindi mo ako pinapansin. Akala sa pala ko, ang noise pala, ang Daddy J pala ang noise na kinakailangan. Mami J, kinabahan ako dun sa kasunod mong sasabihin. Kaya nga, Mami J. Hindi naka-record kasi ito. Pero anyway. Oo, kinabahan ako ng kaunti. Kaya magalit lang. Mindful naman ako. Tapos, ano, yun. So, nung mga, ano na, naka-adjust siya rin, naka-adjust na rin. So, yun. Pagka hindi ako hindi ko kaya magbasa, audio naman ang ginagawa ko.
So, maganda yung sinabi mo, Mami Jay, ah. By the way, maganda yung sinabi mo kasi there are those, maliban sa working, there are those who go into law school na may mga pamilya na, may asawa, may anak, ilan-ilang trabaho. Importante din na yung support group mo na sinabi ni Mac, aware sa circumstances mo. Kasi mahirap na ang law school, kailangan intindihin ka rin kahit paano ng paligid mo or maintindihan mo na dapat kailangan, wag mong dagdagan ang problema mo sa buhay kasi ang law school ay hindi biro talaga, 'di ba, Mami? Oo, ipapaintindi mo rin sa family. Or kasi pagbasahin mo na rin, Mami, tapos ipag-recite mo para at least maramdaman niya yung pressure, 'di ba? Reklamo ka diyan. Ipapaintindi sa family, lalo na yung mga katulad ko ng family, yun nga, first family, first lawyer. Ilan ba, Mami, ang family natin kukunin, Mami, kung sa first family hanggang first lawyer, first lawyer sa family, mother side, father side. So wala talaga lahat, walang idea. So, yun. Ah, okay. And, nabasa ko lang sa Facebook. Magbabasa habang tinatawag sa resit. Diskarte yan eh. Diba? Diskarte mo yan kung kaya mo. Kaya lang, paano na rin kung pareho kayo ng diskarte ng teacher. Diba? Okay. Oo. Kasi syempre, dyan din ang galing ang teacher. Hindi tayo sure. Lalo na nakapost dito lahat. Kaya namin yung basahin at i-anticipate. Diba? Hindi tayo sure. Pero no, seriously speaking, you do whatever it takes to get a recit through. Pero talo ka kasi doon eh. If you're doing well in class, you will not be able to absorb whatever is being taught. So at the end of the day, it's not going to be the professor's gonna take the exam. It's you, di ba? What knowledge will you have if you spent your time reading during class where you should have learned that prior? Diba, to diba no, friend? Lalo na yung pagkakunyari, like ako, ang style ko kasi pag nagtuturo ako, I make sure, yung sa nagre-recite, I make sure I highlight what's important. So yes, kung ikaw ay nag-aaral ka lang nung kasunod na kaso, you miss out on that. Di ba? Sino yung talo? Although, meron ding skills na parang kaya i-multitask. I would I had that before. Kasi working ka, kailangan talagang kahit paano, hindi mo makover lahat. Pero, like I always told I've been telling people, no, mahirap siya kasi hindi mo makukuha kung ano yung kailangan mo dahil mas constrained ka na yung urgency, magbasa ka kasi kulang, tapos during class ikaw din ang talo at the end of the day maghahabol ka talaga. Ayun, sorry. So Ryan, ayan, the summa cum laude, summa cum laude, what was the biggest adjustment that you had going into law school? Ako ano, medyo similar dun sa ano, medyo similar dun sa ano, biglang kailangan mag-aral ng mahabang time kasi ako ano eh, fresh off college ako nag law school. Tapos parang ako naman ang ginagawa ko kasi nung college, sobrang dami kong orgs. Okay. So parang dami nating time, 'di ba? Ako din, 'di ba, nung orientation kasali ako sa lahat ng org. Oo, 'di ba, yung parang ano, yung parang nung sa kasali ka pao. Nung sa college, parang may isang building doon na puro org offices. Lahat ng floor, meron akong opisina. Kasi kasaling ako sa lahat ng org, di ba? Parang, so nung ano, nung law school, parang all of a sudden, I had to constrain myself from joining first until I was able to adjust. So yung part na yon na parang sanay ako na maraming ibang ginagawa, I had to taper it down. In fact, I didn't join any organization by choice during my first year. Pero kung alam mo yun, some people naman can manage it, 'di ba? Parang ako lang, I just wanted to make sure I was able to adjust well sa loob. And some siguro, friend, join organizations or affiliations because they're looking for a support group like mine. Correct. 'Di ba? You find people with similar interests. By the way, can I just address this? Nakainuman niyo na po ba yung mga profs niyo? Sa amin kasi back then, meron kasi kaming tinatawag na lager night. It's that one night wherein the socials are sponsored by the school, the drinks, ganyan. So it's that one time that you get to mingle with the professor. Kasi at any rate, parang professional. Kaya lang kasi, ang hirap sa panahon ngayon, kung makakainuman mo man yung mga professors mo who will more likely become your brothers and sisters in the profession, on a friendly setup, katulad sa amin, ganito, di ba? Kasi medyo social distancing is here and ECQ is here. So, very limited na ang interactions talaga with the professor. Kaya parang, kahit pa paano, walang problema doon, by the way, this is law school, ha? Everyone is presumed to be an adult. In fact, you cannot take the bar kung hindi ka 21. So, paano yun? Diba? So, walang issue doon. Kaya lang, medyo at present, kahit maganda sana yung advocacy ng socials and like to mingle, ganyan, hindi siya doable at present. Yun lang. Okay? So, friend, yun. So, sa adjustment pa, apart from the,
ano ba tawag doon? Gauging yourself, di ba? On how you... Oo, yung adjustment, no? Parang ano, parang yun nga, like what you mentioned, some people join organizations or other affiliations for them to find a support group. So ibig sabihin ano, parang you have to figure out what works for you. Ako din like nung college, sanay isa ko pang adjustment to. Mm-hmm. Sanay ako nung college kasi na mag-isa ako nag-aaral. Yes. Ganun yun. Nga, yung solitary. Meron naman iba kailangan may study buddy, meron naman iba group study. Yeah. Correct. Tapos nung law school na figure out ko, I couldn't do that anymore kasi may mga subjects na hindi ko masyadong na-figure out. So yes. So parang I had to, yun nga, liba lagi ko sinasabi pag nasa Twitter spaces tayo, you find a good set of friends in law school because they will help you get through. That was what happened to me, no? And ano, siguro yung, tas later on, hindi ko na natiis. Yung kasama dun sa, in fact, kasama dun sa naging adjustment period ko going to law school was eventually to join an organization towards the end of my first year. So nung patapos na yung first year ko in law school, I applied for an internship program with the Ateneo Human Rights Center. Tas dun ko nakilala yung mga naging sobrang kaibigan ko until year up to now, no? Yun yung naging part ng adjustment ko, na parang eventually I really had to join an organization because I figured that would keep me sane going through law school, and actually that worked. Again, it might not work for everyone, pero kung ano yung ano, kung ano yung kung ano yung tingin mo mag-work sa'yo, at you know, like lagi nga sinasabi ni G, di ba, your eyes on the prize, you have to graduate from law school, you want to be a lawyer, you study, di ba, pero along the way whatever helps you will help you. Yes, thank you, friend. Tsaka tama yun, ano lang, may tao talaga, iba-iba kasi kahit kami kung ano-anong sinishare namin dito, what may some may resonate with others, pero yung hindi siya consistent, pwede kasi na meron kasi kaming kilala na mag-isa lang siya, gusto niya lagi mag-isa, pero nagtatap naman siya, he did fairly well, flying colors, di ba? Yun ang style niya. Meron namang iba who need, lalo ngayon, di ba, LSB, yung mga nag-aaral na even naka-Discord, naka-Gmeet, you can even study with strangers, ang dami ng ways to study, to keep people in check. So parang, find out what works for you. Pero ang pinaka-basic doon, engage mo din yung sarili mo. Diba? Kasi hindi din madali mag-aral talaga, whether face-to-face man yan or online, pareho lang ng readings yun, diba? So, finally, ito kay Dean muna. Hey, friend, bago si Dean, ikaw, ano ang biggest adjustment mo? Wala naman, ang law school nag-adjust sa akin. Love life ka ba? Love life ka ba nung law school? Of course, importante yun. Kailangan may ano, kailangan, sa akin, ang adjustment lang siguro noon was yung oras talaga. Kasi, di ba, I was working. Kung kahit gusto mong, alam mo, there are days that you just want to sleep. Kasi kasi ang lapit ng school ko sa dorm ko when I was in college. So, alam mo din yung, syempre, pag nasa UP ka, di ba, pasok ka na kapambahay, pwede, di ba? Magpasok ka pag exam, pwede din, ganyan. So, nung law school, syempre, hindi ka naman pwede pumasok na nakapambahay. Una sa lahat, magbabiyahe ka. So, paano na lang, di ba? So, the adjustment really was, you had to have time para mag-aral, and then you had to have time for social life, for love life. Wala. Kung meron kang limang buhay, hatiin mo rin yung sarili mo ng lima. Yun yung biggest adjustment ko. Diba? Kasi dati ang concern lang nung college, kahit na may work din ako nung college, shooter-shooter lang naman, ang hirap pala kapag kayong presumed na professionals kayong lahat. There is that. Kasi syempre I think I was 19 or 20 when I went to when I went to law school. Young law student din ako nung pumasok sa law school. So pagpasok ko ng law school, yun ang presumption. Because our school caters to working student. Syempre parang ala, lahat sila may pera na, lahat sila merong pambili ng books, ako ganda lang ang ambag, ganun. So parang ang naisip ko, ang hirap mag-adjust pala no sa expectations din. Kahit ng community mo din, na lalo na pag ikaw ang bata doon sa klase, syempre parang tawag nito, yung expectation is dapat masipag ka, parang surprise. It's a prank. Dahil joke lang. So 'yun, ang biggest adjustment really was time. Pag sa law school, kunyari, katulad ng sinabi ni Ryan, di summa cum laude. Wow. If you are somebody who really is solitary in studying and you need all the time in the world to study,
kailangan mo siyang i-adjust. Matutulog pa ba ako o mag-aaral na lang bago mag-resist? Kung ikaw naman ay working or pamilyado katulad ni Mami Jay, i-a-adjust mo talaga even your time for your family. Sadly, I would really say, time for myself was not that available. Sa totoo lang. Nung law school ko, the whole 4 years of my law school, I barely had time for myself. Pero, that was a choice I made. Yun yung sinasabi ko, eyes on the prize eh. You will make sacrifices along the way. Even the adjustment is a sacrifice. Yung iba, sacrifice their love life. Yung iba, sacrifice eh bilang mahadera, di ba, ginawa lahat. Pati orgs. Di ba? Pero, if you need to make sacrifices, go ahead. Ayun. So, Dean, what about Dean, you? Actually, lahat nasabi nyo na din eh. Mm. Pero, I think that's one common sa ating lahat dito na nag-law school, di ba? And I think that's something na matututunan ng ating mga kaibigan na who are enrolled now sa law school. And siguro, itong mga to, yung adjustments sa time, sa developing a habit, sa pag-aaral, or ako kasi medyo, matalino kasi yan si Dean, lagi nasa library. Kailangang i-balance. Nakatira. Yung mga, joke lang yun. Kailangan kong i-balance yung ano, yung nagbabasa ka na sarili, tapos minsan mag-go oral na recitation mo siya, mag-memorize, di ba? May nakita nga ako TikTok ganyan eh, di ba? Nag-memorize siya, different types of law students. Yes, tapos, yes. Minsan, ako hindi ako masyado mahilig sa maingay na discussion, pero sa kalaunan, na-learn ko din na mag-aral sa maraming tao. Na may mga maingay yung ganyan. So isa siguro yon, and there are so many adjustments na part ng pag-strategize mo sa law school. Yes, discarte. Yung ano yon, yung mga lahat ng mga sinabi ninyo. Nagawa natin yan. Yes. Oo. Ano lang natin, basahin lang natin yung comment ng iba. Yung finals namin noon, tawag bonding. Mandatory yung attendance sa outing. Siguro yan yung mga... Ang dami kasi napansin ko, ang dami nag-comment. Kasi tayo, our experience is from the face-to-face, di ba? Mostly. Yung mga law students doon, kahit paano ka lahat, si Jabber full online. We really don't know what lies ahead. Alam mo yon. Pero generally, kasi law school is a shared experience. Kasi pare-pareho kayo mag-suffer, di ba? Even the bar exam is online. Even your exams are online. Quizzes are online. So parang shared experience pa rin. So tama yung sinabi ng isa kanina. Kunyari, inuman. Para-paraan. Ito nga eh, di ba? This is an event which welcomes the incoming school year, di ba, Dean? Kahit pa paano, we have representations from Apari hanggang Hulo. Di ba? Right na. Hindi ako ready, ah. But very, ano, very... And represented. Ano, Fred? Batanes hanggang Tawi-Tawi. Let's be inclusive. Yung geography muna naman, friend. Yung isda. Oo. Hindi tayo sure. Pero yes. Shout out pala kay Gob. Di ba? Lahat ng stakeholders nandito, di ba? Dito yung mga professor. Marites. May law student. May mga osisero lang. Ganon. Yung ganyan. So, nandito lahat. So, at least magandang ano din talaga ito. Magandang venue na napag-usapan natin to over inuman tsaka yes, oo, tsaka mukbang, yes. Ah, tsaka yun lang. Ano pala? Kaya lang naman na envision to kasi 'di ba, nag-uusap nga tayo. Even the spaces was envisioned to provide that avenue during the pandemic kasi ang hirap eh. Hindi kayo pwede magkita. Walang dine-in, kahit nga salon, wala ngayon. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon, 'di ba? So kahit pa paano, this is our way of reaching out. Wala masyado. Wala, but, bawal din. Yeah. Diba? Reaching out. This is our way to reach out to our community, the legal community, and help out. Diba? It's a, alam mo yan, when you hear experiences of people and find something relatable, it gives you hope. Diba? There is hope, light at the end of the tunnel. Ayan, si Zero represent. Speaking of hope, diba? Maraming non-law students who are now encouraged to take up law because may foreigner pa din. May foreigner pa. Yes. Malay natin, diba? Yung mga foreigner dito na mag-aaral. Ayan.
tiisin ninyo na hindi maka-attend ng maraming events with family and friends kasi uunahin mo ang law school kesa sa iba. Yes. Yes. Yung, alam mo yung law school na, na from Monday hanggang Sunday, minsan mga yes. classmates mo din, yung mga constants mo, yung mga kasama yes. mo. Mag-aaral pa din kayo ng kahit Sundays. Kasi tapos, nagiinom na lang kayo, pinag-uusapan nyo pa yung pinag-aaralan nyo pa rin. Oh, talaga. Hanggang sa inuman, recitation pa rin. Very yes. Basta I remember lang yung mga friends ko, sabi ko nagiinom kami tapos parang practice court yata. Eh syempre nag-away-away na kaming lahat, 'di ba? Sabi ko, ang ganda kasi magkaaway din naman tayo bukas. Bakit hindi natin simulan ngayon? Ngayon na. Diba, nagdadala nga ng mga friend natin, 'di ba, sa mga inuman, yung mga sigawan tsaka. Correct. 'Di ba, friend? 'Di ba, Ryan? Na-witness oh, kahit nga ngayon abogado na kami, nag-argue pa din kami eh, kahit nagiinom, 'di ba? Or may dala kami. Yes. Hi pala kay ano? Yes. Gusto ko lang i-hi si Adler. Hi Sir Ad. Ilonggo Group represent. Hello, by the way, we also have an Ilonggo Group, okay, na medyo malawak-lawak din. Hello. Correct. Very inspiring ang kwentuhan. Thank you so much for those who are listening. Yes, but LSB. Yeah, sabi ko, like I was saying nung bago pa yung law school spaces, mm-hmm. yung gusto nating feel sa LSS is we wanted to bring it online yung after school natin na kunwari nasa coffee shop, nasa fast food, or nasa dinner party, or sa inuman. Yung ganung feeling, pero sa online lang siya. So, yun yung ginawa namin ni Napaw dati. Nasa coffee shop ako, nasa bahay sila, so nag-usap kami ni Claire. And we wanted that experience and feeling to continue with all the law school students din sa Twitter na kakilala natin. So, ayun, I hope it helps yung mga walang makausap sa bahay, na since very limited topic pala, by the way, Frank, since we're on the topic, Mac, Pau, Jabber, Colin, you are all here, no? Ano ang inyong, how do you see LSS now? And what's the general feeling? Na ngayon, because it started off as just, ano, parang, it was just an idea for everyone to chase it.